Buhay natin dapat, huwag natin isipin yung pera-pera kung magkano pera mo. Eh yung pera, measurement yun. Para sa akin, hindi yun ang measurement ng success in life. Lahat na nagsasabi ng money doesn't buy happiness, they don't have any. Kasi... Or the hedonic treadmill. It describes our tendency to adapt to new situations. Of course, the novelty of better food, superior vacations, and more beautiful homes can at first make you feel like you're walking on air. But as you get used to those things, you revert to your default emotional state. That might sound pretty gloomy, but hedonic adaptation makes us less emotionally sensitive to any kind of change. Parang yung mga kasama mo sa langit na magsasabi na kami yung pamilya ko, nandala ko sila sa taas sa Dubai, sa Emirates, ganyan. Nakapag-yate kami or nakapag-private jet yung mga anak ko, kumain sila ng donut doon. Di ba? Ganun ko siya tingnan. So, yes. Yung happiness, mabibili mo siya. Mabibili mo siya. So, panoorin nyo tong TED Talk na to. 4 minutes lang to, pero sobrang malaman nito eh. Kasi eto yung empirical evidence na you cannot buy happiness. Okay? Kahit siguro hindi ka mayaman, makaka-relate ka rito eh. Naaalala nyo po ba yung lalaki na parating bumibili ng iPhone? Every year or every May labas na bagong iPhone, si kuya ang unang-unang bibili dito sa Pilipinas. We can account for that phenomenon to the hedonic treadmill. Kasi what's the reason why you're going to buy a new iPhone? Merong konting modification, may konting improvement. Konti lang yon, hindi yon masyadong malaki sa generational change ng mga iPhone, right? An iPhone 7 would be totally different from an iPhone 14. Pero an iPhone 14 would be more or less the same with iPhone 15. So that's the idea here, mga kamatis, mga kaibigan. When you are running on the hedonic treadmill, you will never be satisfied on what you have right now. So this study, mga kamatis, mga kaibigan, is telling you that you cannot objectively buy happiness. And there's another way to turn your money into happiness. Spend it on other people. Eh, yung pera, measurement yun. Para sa akin, hindi yun ang measurement ng success in life eh. Ang success in life measurement is, oh, ang saya mo kasi, ako, natulungan ko yung mga kaibigan niya, nagka-trabaho na mabuti. Mm-hmm. Oh, yung mga batang yan, napag-aral natin. Yun ang kasiyahan ng buhay. Mm-hmm. Eh yung yaman, numbers lang yun eh. Eh meron kang 100 piso o meron...